Ang Pilipinas ay binubuo ng sari-sari at naggagandahang mga isla. Pero merong isang isla ang pinaka-kakaiba sa lahat. At ito ang El Fraile. Isang isla na matatagpuan sa Manila Bay na ginawang pandepensa sa gera ng mga Amerikano noong World War I. Pumunta ako dito para magstay ng 7 araw mag-isa at nakakatatlong araw pa lang tayo. At sa loob ng 3 araw na yun ay tanging ang taas lang na level ng El Fraile ang naipapakita ko sa inyo. Pero ngayon, dahil napunta tayo dito sa baba dahil sa dumaang bagyo, gusto ko na rin ipakita sa inyo kung ano pa bang meron dito. Ano pa ba ang naiwan sa lumipas na mga ilang dekada dito sa El Fraile? Okay, rolling, ready? Okay guys, so yan yung nandito tayo. Ito yun yung pagpasok. Dito ka makakapasok papunta dun sa taas. So dito may mga kwarto rito. Yan may mga name. Yan oh, ako malalim yan. Grabe guys, sobrang daming history dito talaga. Sobrang daming pangalan na hindi mo na alam kung kanino ba yung pangalan na yan. Dati pa ba yan o sa mga tumambay na dito? Grabe dito guys. Dito. What the f***? Ano yun? Guys, parang libingan yata yun ah. Shocks. Dorla de Guzman. Hello? Jesus name. So, may isang malaki. Hindi ko alam kung kita nyo. Hindi tayo pwede dyan. Nakita nyo naman yung butas na yan. Rocket na ulit tayo. Yan, puro mabato na. Nakita nyo yung mga bakal dito na kaslinang. Tapos, ito. Isa ang El Fraile sa mga historical na lugar na mayroong pinakamayamang kwento. At talaga namang pinagplanuhan at inisip ng mabuti ang pagbuo dito. Para maakupa ang 300 na sundalo, ang El Fraile ay mayroong sukat na 3,500 feet na floor space at mayroong 3 palapag. Sa unang ipinasang plano para sa pagbabago ng El Fraile ay medyo pabilog ang hugis. Pero sa pangalawang plano ay hugis barko para sumakto din sa mismong hugis ng isla. Pagkapasok sa entrance ay hinati-hati ito sa mga rooms. Nandito ang mga pangunahing pangangailangan katulad ng dormitoryo, hospital at palikuran. Bukod sa unang palapag ng El Fraile ay meron pa itong mga underground floor na hindi natin pwede puntahan mag-isa sa kadahilan ng marupok. Hindi ko alam kung para saan to, pero for sure kasama to ng technology para makapagpasabog sila. Tapos nakikita ko, merong gilid to, itong El Fraile. Kumbaga, di ba, yung pinaka-structure niya. Meron din sa mga gilid. So ibig sabihin, baka meron din parang ano rito, kumbaga bumabaril na something. Grabe yun. Napanood ko sa ano, na sabi daw, meron daw mga pumupunta rito para magnakaw ng mga bakal. Sobrang dami naman yan, no? Talagang marami na mabibenta dyan. Kaya siguro hanggang ngayon, yung pinaka-extraction ng El Fraile, sobrang tibay pa. Dahil sa mga ginamit nila dito, matanyalik, makakapal na bakal. So yan, nandito tayo nung unang araw pero hindi ko pa kayo na masyadong naiikot sa lahat ng parte ng El Fraile. So dito, mag-umpisa tayo sa dulo. Yan guys, eto, dyan tayo nakastay. Etong malaking butas na to. Nandun yung tent natin sa ilalim. Eto yung mga nakakatakot na parte ng El Fraile kasi pag nalaglag ka dyan, wala, sobrang taas. So makikita nyo dito, grabe guys oh. Eto, hindi ko alam kung para saan to pero nakita nyo naman, tama lang bala yan. Dito ako natakot kasi merong malaking hole na pag nalaglag ka. GG ka na talaga dyan pag nalaglag ka. Nasa gitna tayo ng karagatan guys, wala tayong kasama. Hindi ko inaakala na aabot ako dito ng 4 days. Grabe. Eto, dito ako talaga na parang napapatanong eh. Bala ba to? Tingnan nyo guys oh, ang lalaki oh. Kumbaga tumama yan, pinaulanan ng bala sila. Dito, so makikita nyo yung mga pangalan dito. Nakalagay dito, June 26, 1963. Tapos eto, nakita nyo ba yan? For sure, isang malaking bala yung tumama dyan. And makikita nyo rin naman sa ano, sa mga sahig. Ayan o, nasira yung sahig o. Ganyan yung guys o. Ayan, bala. Lakas ng hangin, grabe. Eto, nakasulat WB-10. Guys, may helicopter oh. Nag-iikot-ikot. Kanina pa sila nag-iikot-ikot, guys. Siguro mga Coast Guard yan. Tara na, tara. Iba na yung simoy ng hangin. Ah.
Muli na namang umulan, pero this time, hindi na ako magpapadala sa sitwasyon at e-enjoyin ko na lang ang ulan. Muscle! Payat ko pa, no? Woo! Tayo thumbnail. Nagulat. Shock. Natakot. Okay guys, so itutuloy na natin yung pag-explore nito. Dito naman tayo ngayon. Oh, meron pa akong tanong. Eto bang canyon na to? Can go, gumaganon din ba siya? Kasi kung papuro pa doon lang, 'di ba? Ang gara naman nung ano, gara naman nung parang system. So ibig sabihin siguro, kaya rin pabilog siya. Umiikot siya pa ganoon, tas grabe, sobrang laki siguro ng mga pinapakawalan na bomba nito. Paano kaya kung may bomba pa siya, no? Tas bumiglang bumaril dito. Tingnan nyo mabuti to. May mga maliliit na scratches. Feel ko yung mga maliliit na yan, talagang pinaulanan ng bala. Kumbaga talagang tad-tad. Yung maliliit na rrrr, ma-armalite pa. Sa loob ng 4 na araw na nandito tayo sa El Fraile at ngayong nalibot na natin siya, masasabi ko talaga na hindi biro ang ginampanan ng islang ito. Napakarami nating nakitang mga bakas na kung sana ay naalagaan ay maipapakita pa natin sa mga susunod na henerasyon. Masaya ako dahil nagawa nating makaabot sa pang-4 na araw. Kaso meron tayong problema na maaaring maging dahilan ng ating pag-uwi. At ito ay dahil ubos na ang lahat ng aking power bank at wala na tayong pang-charge ng mga equipment. At medyo nalulungkot na din ako, kaya isa lang ang pumapasok sa isip ko ngayon. Gusto ko nang umuwi kasama ka buong gabi. Ibang dulot sa aking ngiti. Kahit nakaw na sandali. Nakakamiss maging payapang namumuhay. Nasasakal na sa malayo na umay. Mundo ko na parang nawawala ng buhay. Sinakripisyo oras panahon para masanay. Sarili ko na dati di ko makilala. Sarili ko lang din ang siyang nagpaalala. Hindi na rin puro bahala kibat hala. Hindi na din ako humihiling sa mga tala. Minsan hindi ko mapigilan ang sariling umiyak.